Okay, good morning. Welcome ulit po sa ating channel, The Sensei, The Instructor. At ang ipapaliwanag ko naman po ay ng difference ng dalawang program ng Japan ngayon, ang TITV at SSW. Ano ba pinagkaiba nila? Okay, unahin muna natin sa TITP, Technical Intern Training Program. Okay, mas kilala ito doon sa ano, sa salitang training program ng Japan. Ito yung technology nung natutunan mo sa Japan ay itatransfer mo sa company mo. Okay? Yun siya. Ganun talaga siya. Yung natutunan mo doon, ano yung work ethics, yun yung itatransfer mo. During my time na nasa Japan ako, back 2010, ay yan po yung in-applyan ko, TITP program. Now, ito, pagpunta mo ng Japan as a trainee visa ka lang. Okay? Hindi ito working. Yun yung mamaya i-discuss natin yung difference ng isa. Okay. Ang kagandahan naman dito, nagkaroon ka ng chance na pumunta ng Japan at makapagtrabaho maximum 3 years. Yung iba po kasi ay minsan 6 months lang, 1 year yung sa mga company, mga electronics company or mga company ng Japan. Yan din po yung apply nila and then bago papuntahin sa Japan. And then si SSW, specified skilled worker naman, okay? Ito yung bagong program na ginawa ng Polo. Ano yung Polo? Philippines Overseas Labor Office yata, ang meaning nun. And siya naman yung panibagong program na pumapasok ngayon sa atin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, every year nag-change ang rules ng Japan. Lagi may updated. Pero ang kagandahan naman po, paganda ng paganda. Ayon sa nakalap kong balita ngayon, yung time ko kasi, hindi mo kailangan pasado ka any exam like JLPT, JNAT, JFT Basic, at JTest. Dati, hindi namin kailangan yun. As long na mag-aaral kami ng basic Japanese, okay na daw. Pero, ika-clarify ko pa rin itong TITP, pero parang hindi pa yata sa cloud din yung ibang categories. Selected lang yata yung kailangan. Sa SSW naman, ito talaga yung may mga prometric exam pa daw na gaganapin. Ito, bago sa akin to. At ako, bilang ex-trainee, pwede ako daw dito. Pwede ako mag-apply ulit sa SSW. And meron nga rin bagong program kung during that time na nasa Japan ka pa, I'm not sure lang kung ITT yata ang tawag doon. Something, i-change mo yung visa mo na parang SSW. Okay? Ayan nyo, pag oras na lumabas pa yung mga bagong updates galing sa mga agency na partner namin, mas ika-clarify ko sa inyo yung dalawa. Kasi itong SSW, bago pa lang po ito. Yes, bago pa lang po ito. I think ito yata yung 5 years contract na pwede mangyari sa'yo as a skilled worker. Mas maganda po ito kasi hindi ka trainee. Yung nga lang, talagang yung challenge mo, mga requirements, matindi nga lang din ang challenge talaga. May mga prometic exam, papasa mo yung JLPT. Ayon sa nakalap kong balita, JLPT at JFT Basic. Si JFT Basic, kung hindi ako nagkakamali, under din siya ng JLPT or Japan Foundation. Okay, Japan Foundation po kasi nagkakandak ng JLPT. Okay? Ang JLPT pa po, ito yung Japanese Language Proficiency Test na kinakandak twice a year. Ngayon si JFT Basic ay bago siya.
na program, okay, na para sa mga gustong mag ayan, gustong magpunta ng SSW visa, yun siya. Now, kung ako papipiliin sa dalawa, mas maganda tong SSW. As in working, ang pagkalan ko dyan, working visa, hindi ka training, hindi ka allowance. Kaya maganda talaga ang sasawarin o opportunity mo. Okay po? Okay, clear po tayo? Ulitin ko, ang TITP on Technical Inter-Training Program, training ka lang, training ka po dyan. Pagpunta ka sa Japan para mag-training. Okay? Training ang visa mo dyan, hindi ka working. Ngayon, pag natutunan mo yung work ethics or yung mga technology at nagkaroon sa company mo rito sa Philippines, pwede mo i-transfer naman yung natutunan. Well, ganito kaganda po talaga ang programa ng TITP program natin. And yung SSW, bago pa lang po ito, hindi pa po alam yung full update na regarding sa SSW. Kaya po, mga kapatid, abangan po nyo yung susunod kong video, kaya subscribe nyo na po ito at hit nyo yung button para updated po kayo sa mga susunod na video. Okay? Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. See you sa next video po. Okay, thank you!